Ito guys, ngayong October 6 para sa latest update naman natin guys dito kay Xiaomi. Ito guys, yung kanilang bagong release oh. Xiaomi 14T. Ito po yung pinaka latest model po nila ngayon. Ito guys, umpisahan na natin ang update natin dito kay Xiaomi. Ito Xiaomi 14T. Tapos guys, yung kanilang mga 13 o yung Note Redmi Note 13 Pro series guys, may mga naka-discount dito. Ito guys, iisa-isahin na po natin yung mga yan. Tapos sa mga naghahanap nga pala dito kay Redmi ng mga budget phone, andito pa rin yung kanilang mga 13C na may tatlong variants na pwede nating pagpilian. Ito yung kanilang Xiaomi Smart Band, Band 9. Guys, ito 2,000 lang to ah. Kung naghahanap tayo ng yan, napaka-stylish din po nito. Ang nipis. Ito guys, 1,999 kung naghahanap tayo ng band na affordable lang at saka yung maliit lang sa kamay oh. Ganda ng display nito guys, napakaliwanag na. Diba yung iba medyo medyo madilim, pero ito napakaliwanag, parang AMOLED display na yan. Ito guys, check natin yung kanyang presyo, ulitin po natin, 1,999. Tapos guys, ito isa-isahin na natin yung kanilang mga naka-on sale. Unahin po natin yung naka-on sale nila para sa kanilang Redmi Note 13 Pro. Guys, ito naka-markdown po to para po sa dalawang variants po ng Redmi Note 13 Pro. Yan. Yung dating 15,999, ito po yung 12GB RAM 512. So, may malaking internal storage guys, discounted po ng 1,000. Ngayon po ay 15,999. Tapos yung kanyang 8GB RAM 256 po na 12,999. Ngayon po, ngayon po 12,999 na lang. Dating 13,000, o diba, naka-discounted din po tayo ng 1,000. So guys, ito, check natin yung mga specs and parameters po ng Note 13 Pro. Ito po, merong 200 megapixel po para sa kanyang triple camera system. Pero maganda dito guys, merong OIS na rin. Napaka-smooth na rin ang screen ng ng camera. Then pagdating sa screen guys, ito merong 6.67 inches na 120 Hz po yung screen refresh rate niya. At naka-AMOLED display na rin. So napaka-vivid ng display nito. And equipped na rin po ito ng IP54 para sa kanyang dust and water resistant. Yung glass po nito matibay guys, kasi ito yung naka-Corning Gorilla Glass 5 na rin. O diba? Powerful 67W turbo charging na at merong 5,000 mAh battery. So, ulitin po natin guys ang presyo ng Redmi Note 13 Pro. 12GB RAM 512, 14,999. At 12,999 po yung 8GB RAM 256GB. Discounted na po. Tapos guys, ito naman yung kanilang budget phone. Oh, ito guys, sa mga naghahanap ng budget phone dyan, yung kanilang Redmi 13C. Ayan, available pa rin po. Ito po ay meron po siyang tatlong variants. Para po sa 4GB RAM 128, 4,999 lang po ito. Ayan, 4,999. 4GB RAM 128. Then yung kanyang 6GB RAM 128. So mas mataas naman ang RAM niya. Pero 128 din. Ito po ay 5,499. Nag-add lang tayo ng 500. At kung gusto naman natin guys ng doble ang internal storage, ito ay naka 8GB RAM 256, 6,499. O, ito guys ang ating latest update dito kay Redmi 13C. O diba? Pang budget po sa mga naghahanap dyan guys, yun ang update natin. Tapos guys, ito naman ang update natin dito sa kanilang Redmi Note 13. Yan, ito pong Redmi Note 13 po nila, ito po ay isang variant lang. Para po sa kanyang 8GB RAM 256GB. Ayan. 8,999. Guys, ito 8,999. Guys, ito para sa kanyang specs and parameters, bigyan ko kayo ng idea. Yan, para sa kanyang super clear 108 megapixel po na camera. So, triple camera. Yan, meron po siyang triple camera. Tapos guys, maganda dito, meron siyang 0.6. Meron siyang ultra wide angle din pagdating sa kanyang camera. Then pagdating po sa kanyang sa display or sa screen. So, meron siyang immersive viewing with ultra thin bezel. Napaka-nipis mo ng bezel ng screen yan.
Yan. Secure in-screen fingerprint. Kung maglalagay po tayo ng security unlock, dito na po sa screen. Then, para po sa processor, syempre guys, ito yung naka-Snapdragon na rin. O, diba? 33 watts fast charge na rin. Yan, with 5,000 mAh battery. Para po sa kanyang dalawang presyo, 8GB RAM 128 po, 7,499. At yung kanyang 256GB naman po, naka 8GB RAM 256, 8,999 lang po. Yan po yung kanilang Redmi Note 13. Tapos guys, ito, daanan na natin yung kanilang ano, Redmi Watch 4, ito, 4,899, o, diba? Ito yung kanilang watch na medyo malaking screen. O, ito, up to 20 days battery life, guys, maganda dito, ha, sa kanilang watch na to. Ito, size ng screen po nito is naka 1.9, 92 AMOLED display na rin. O, diba? Pwede po to sa, ano, ha, sa pang-calls, supported po yan ng Bluetooth phone call. Yan. 4,899 Redmi Watch 4. Mamaya check kita kung sakali. Tapos guys, ito na ang kanilang Redmi 13 o Redmi 13 naman guys, ito naman ang update natin. Yan. Bali guys, itong hawak natin is naka 8GB RAM 256 po, internal storage. Yan, 108 megapixel po para sa kanyang camera. Stylish glass back design. So itong design po guys, ito para sa design po ng likod nito, ito yung naka glass back. Size ng screen guys, ito naka immersive 6.79, medyo malaking screen ito, 6.79 inches, 90Hz refresh rate display po ito. Then pagdating po sa chipset, ito yung naka MediaTek Helio G91 Ultra. So naka Ultra po yung Helio G99 niya. Then 91 at naka massive 5030 mAh battery. O, naka type C na rin po yan. Guys, update po natin, Redmi 13. Ito po yung huli lumabas sa kanilang ano eh, mga entry level. 7,999. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang ano, Note 13 Pro 5G. Kung 5G naman guys ang ating hanap, ito yung kanilang Redmi Note 13 Pro 5G. Para po sa dalawang variants po ng Redmi Note 13 Pro 5G. Ito po ay naka 8GB RAM 256, 16,999. Yan, ganda. Guys, maganda dito ha, meron siyang ultra clear 200 megapixel po para sa kanyang main camera with optical image stabilization. Tapos meron siyang 1.5K resolution, naka 120Hz po refresh rate ng kanyang screen. So naka AMOLED display na rin po ito. Then immersive viewing with ultra thin bezel din po. Napaka nipis po ng bezel nito. May experience natin din ng full viewing experience or full view display. Then pagdating sa chipset, ito pong si Note 13 Pro 5G ay naka Snapdragon 7S Generation 2 na rin, 67 watts turbo charging with 5,100 mAh battery. O, diba? Secure in fingerprint sensor. Ayan, kung gusto natin maglagay ng security unlock, dito po sa screen. On screen na po yan. Ayan. Ulitin po natin guys ang price nito. 16,999,256 at 512 naman po, 18,999. Flat, naka box type po yan. Tapos guys, yung kanilang Redmi Note 13 Pro Plus 5G naman guys. Ito kung bet naman natin guys yung kanilang ano ah, para doon sa kanilang curved screen. O, ito guys, naka-curve yan. Naka ultra clear, 200 megapixel din po para sa kanyang main camera with OIS din. O, napaka-smooth din ang camera nito pagdating sa video resolution. 120Hz po yung refresh rate ng screen. Very smooth. Galing. Ito guys, pagdating naman sa kanyang viewing, ayan, immersive viewing display, ito ay naka ultra thin bezel din. So napakanipis din po ng bezel nito. Ayan, MediaTek Dimensity 7200 Ultra naman po ang ginamit na chipset o yung kanyang processor. Then pagdating sa charging guys, napakabilis. Ito po ay merong 120 watts hypercharge po. So 120 watts, grabe ah. Sobrang ano naman ito. Sobrang bilis mag-charge.
5,000 mAh battery, guys. Maganda dito sa kanilang Note 13 Pro Plus 5G. Ito ay equipped ng IP68 dust and water resistant. So mataas po yung rating ng kanyang IP rating, IP68 na. Guys, ito para sa presyo po ng ating variant na 12GB 512 po. Note 13 Pro Plus 5G, 23,899. Ganda oh. Oh, ito na guys, dito na tayo sa kanilang bagong release ngayon, yung kanilang Xiaomi 14T series. Ito naman para sa latest update natin. Ito po yung huling lumabas po sa kanila ngayon pagdating sa mga kanilang mid-range. Pasok din po ito sa mid-range ni, ano, ni Xiaomi. Ayan. Kasi guys, ang presyo nito pang mid-range lang. Pero yung datingan po nito ay parang pang ano na. Diba? Parang mga pang high-end na talaga. Ito guys, yung kanilang Master Light Capture Night. So kung more on camera tayo guys, tama-tama sa inyo. Itong kanilang bagong labas na Xiaomi 14T. Guys, kasi ang ginamit na camera dito is naka Leica. Yan, Sumilac optical lens ang ginamit. Guys, tapos ito, meron tong ano, wide angle din. Naka wide angle po yan. Movie, so yun. Check natin, naka portrait din. Para sa live focus. So ito guys, maganda dito yung bago sa kanya. Ito ay leading AI experience. So, diba? Napaka-upgraded po ng camera nito. Ito guys, pagdating sa chipset, yung kanilang Xiaomi 14T ay naka MediaTek Dimensity 8300 Ultra. O, diba? Tapos yung kanyang refresh rate napakataas. So ito ay merong next generation na 144Hz AI display. O, diba? Check natin yung kanyang ano, check natin yung kanyang refresh rate sa screen. Ito po yung may 144 screen refresh rate. Ipakita. Naku, screen refresh rate. Ito guys, yung kanilang Xiaomi 14T, bali ay na next generation 144Hz AI display na rin. Napaka-smooth guys. Ha? Naka 144 po yung refresh rate ng screen nito. Naman tama yan sa mga gamer. O, diba? Yung naghahanap ng mabilisang response pagdating sa mga heavy duty game. Tapos guys, ito, meron tong 67 watts hypercharge na rin para po sa dalawang variants po natin guys dito sa kanilang Xiaomi 14T 12GB 256 po ay 25,999 at 27,999 naman yung kanilang 12GB 512GB. So parang ito na po yung mga bagong ano ngayon design. Diba yung mga trend. Naka-box type, yan. Guys, para sa latest update natin dito kay Xiaomi at saka yung kanilang mga Redmi series, yung mga Note. Yan, ngayong October 6, 2024. So guys, babalik po tayo sa kanilang store para sa mga iba pa nating update. Malay natin, susunod po natin yung kanilang mga tablet naman. Sa mga nagre-request po ng tablet guys, yan. Babalik po tayo. Tapos ito nga pala, ay, pare, ano itong ano to? Available pa rin? Ito pala budget ko. Hindi ko na banggit to. Magkano nga to? 3,399 at? 3,999. 128 at 64. 3,399 at 3,999. Tapos guys, ito nga pala yung kanilang ano, A3, o oh, diba? Kung nabababaan na po tayo sa presyo ng 13C, ito po yung pinakamababa po talaga sa kanila. Ito yung kanilang Redmi A3. Para po sa 64GB po nito, 3,399. At para po sa 128GB po niya ay 3,899. Guys, ito budget po, pero naka-leather design po yung likod nito. Tapos para mga luxury watches po yung datingan ng kanyang camera. O, diba? O, yan guys, ang update natin. Nahihabol pa natin itong A3. Muntik na natin makalimutan. O, ayan, guys, oh.
Para sa latest update po natin dito kay Xiaomi at sa kanilang mga Redmi series yan.